I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out po sa inyo mga kababayan. Siyempre sa mga Pilipino sa buong daigdig and of course guys sa mga Marcos loyalists and supporters. At siyempre guys yung mga pro, yung talagang mga followers ng SMNI, ito po ang para sa inyo. Anong sinabi ng The Manila Times, ha? The court junks SMNI petition. Oh my goodness mga Beisyang, ha? Uh-huh. Ang sinabi po dito guys, ha, ihatid ko sa inyo ang balita. Wow, grabe na ito mga Beisyang, ha. Ang sinabi, alam po natin yan, ano, ay talagang may paglabag sa franchise, ha, mga violation ng SMNI. Mm-hmm. Dahil dyan guys, dinulog nila sa korte, pero ito po ang nangyari, no. Sabi po dito, updates, the Court of Appeals junk the petition filed by Sunshine Media Network International, which is ang SMNI, that so to stop the 30-day suspension order issued by the National Telecommunication Commission, which is ang NTC, against the network for its alleged violation of its franchise term. Mm-hmm. Ang sinabi po dito guys, in 5-page resolution promulgated on January 4, Thursday, but only made public on Sunday, the 14th Division of CA dismissed the petition for certiorari and mandamus with the application for a temporary restraining order and or preliminary injunction filed by Suarasug Media Corporation which does business and broadcasting under the SMNI through its counsel led by Rolex Seplico, no, abogado ng SMNI to guys, ha. The court said that the petition warrants an outright dismissal because SMNI failed to exhaust all remedies. Nako. Exhaust all remedies. Failed. Oh, nako. Such a filing or motion for reconsideration with the NTC before filing a petition for certiorari prohibition mandamus. So, ibig sabihin guys, ay na-junk ng Korte Suprema dahil lack of failed to exhaust all remedies. Siguro yung mga pangangailangan guys, yung mga talagang sapat na dokumento ay nag-failed ang SMNI. Yan sa aking pagkakaintindi. Okay, correct me if I'm wrong. Mm-hmm. Sabi po dito, it said that SMNI must first show among others that they do not have any other plan, speedy and adequate remedy in the ordinary course of law based on the rules of court. Petition na petitioners may not arrogate to themselves the determination of whether or motion for reconsideration and necessary or not, the court said. Actually guys, nag-file ng titingnan po natin. Yun mga kabayan, nakikita ko. Dahil binasura ng Korte Suprema ang petisyon ng SMNI, ayan, umapila uli ang Sunshine Media Network International, which is ang SMNI, nitong waybase sa National Telecommunication Commission, which is ang NTC, at sa Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, kaugnay ng suspension ng operasyon at ang programa nito, which is ang SMNI, guys, ha? In suspension, inaapila ng SMNI sa NTC, MTCRB. Ayan, sabi po ng remate. So guys, antabayan na natin kung ano ang respond ng NTC at ang MTRCB dito sa kanilang apila na naman. Naku, hindi na sa korte guys, sa NTC na talaga. So yun mga babayan, the other news is, nako, matindi ito guys, ha. Malamang matutuwa ang mga DDS sa toxic ito guys, ha. Mga DDS na taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Bakit? I-updates ko po sa inyo ang mainit-init pa. Mm-hmm.
So yung guys, nakikita niyo, nakikita ko, syempre hindi niyo pa nakikita dahil just in pa. Oh, di ba? Natural, matutuwa ang mga DDS dito, guys, ha. Mhm. Dahil alam po natin ano, ang ito guys, si Makabayan Bulok, si Castro ay nag-file siya ng kaso laban sa dating Pangulong Duterte, di ba? Dahil doon sa 13, no? Oh, ayan, ito po ang sabi ng RTC ng Quezon City prosecutors, guys. Basahin ko po sa inyo. O yan, shout out sa mga DDS. Masaya kayo ngayon. Okay? Siyempre, matutuwa talaga sila, mga kababayan. Mm-hmm. Sabi po dito, mga kababayan, ano ito? Oh my goodness. Just in. Huh? Oh, 1 hour ago. Ito guys, ha? Agoy. Sabi po dito guys, ha? Just in, Quezon City, prosecutors junk the grave threat complaint filed by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro against the former President Rodrigo Duterte for lack of sufficient evidence. Yan ang sinasabi ko eh. Ha? O, ako sa kasi Castro, dapat may kumpleto detalyado ka ng mga ebidensya. Pero kung puro kakuda-kuda, wala. So yun mga kababayan, anong sinabi? Lack of sufficient evidence. Ayan. Kaya ibinasura po ng Quezon City prosecutors ang final na kaso ni Castro against kay PRD. Yan ha, si Lolo Digongs mga kababayan. Titingnan. So yan mga kababayan, ito ay courtesy po ng Philippine News Agency. Okay, so very short lang to guys ha. Alam po natin yan. So yun guys, and that's it for today's upload videos. See you again on my next upload guys. And live very soon. Thank you guys for watching and see you again. And God bless Philippines. Bye. And babus. Ano ang guys ang sa palagay nyo ngayon? Hindi kayo mapalagay? Pero masaya ang mga DDS dito. Syempre. At malungkot ang Makabayan Bulok. Agoy. So yun mga besyang.